Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang naibalitang unang iti-trade ng Golden State Warriors ngayong season. Pag-uusapan na rin na natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang ex-player ng Los Angeles Lakers na pumirma na ng kontrata at ang sinasabing bagong museum ni LeBron James. Dahil nga mga ka-trops, wala pa rin naman ng magandang nangyayari ngayon sa kasalukuyang lineup ng Golden State Warriors sa patuloy nila na pagkatalo sa kanilang mga laro at pagbagsak nila sa standings ng West ay nararapat na nga daw talaga na gumawa na ang kanilang front office ng trade. Ayun pa nga sa ilang mga NBA analysts, ito na lang naman nga ang nag-iisa nilang pag-asa upang maayos at mapalakas pa nila ang kanilang kukunan. At isa nga sa mga pinakamahalaga nilang trade piece ngayon ay si Andrew Wiggins na siyang may pinakamataas na trade value sa lahat ng kanilang mga manlalaro na balak nilang ipamigay. Patuloy pa rin naman nga ang pag-struggle nito sa kanyang opensa na siyang sobra nakakaapekto na sa mga laro ng Golden State Warriors. Kaya kuni sa kasakali man nga na gumawa pa ang Warriors ng isang blockbuster trade ngayong season ay sigurado nga daw po na si Wiggins na ang gagamitin nila dito gayong gamit nga ang kanyang malaking kontrata ay maaari nga silang makakuha ng malalaking pangalan sa trade market katulad ni Zach LaVine ng Chicago Bulls. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang ex-player ng Los Angeles Lakers na pumirma na ng kontrata. Ayun nga mga ka-trops, sa ibinulgor na balita ng sikat na NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, pumirma na nga daw po sa Memphis Grizzlies ang dating Lakers player na si Shaquille Harrison via hardship exemption. Yes, para nga sa inyong kaalaman, ilang beses na rin naman ngang binigyan ng NBA ang Memphis Grizzlies ng hardship exemption gayong lima nga sa kanilang mahahalagang players ang nagtamo ng injury at out sa kanilang mga susunod na laro sa loob ng dalawang linggo. Kung inyong ang matatandaan, si Shaquille Harrison nga ay nakapaglaro na sa Lakers last season sa pag-average nito ng 5.3 points, 2.5 rebounds, at 1.7 assists per game. Bukod rin nga kay Shaquille Harrison, ay binigyan rin naman ng Memphis Grizzlies ng kontrata si Jalen Noel upang makasama lamang ito sa kanilang lineup. At gayong nabanggit nga natin ang Lakers kanina, ay didiretso na nga tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa sinasabing bagong museum ni LeBron James. Ayun nga dito, magbubukas na nga daw po ang museum ni LeBron James sa kanyang hometown ng Akron, Ohio sa darating na November 25. Yes, ang exhibit ng ito ay exclusive lamang sa lugar ng Akron gayong makikita nga dito ang ilang mga bagay na nakadikit na sa buong buhay ni LeBron James katulad na lamang ng kanyang childhood drum set, ang kanyang McDonald's All-American jersey, ang original rim at backboard na kanyang pinaglaruan noong high school pa siya at iba pang mga bagay na ginamit ni LeBron James simula bata pa siya hanggang sa makapasok siya sa NBA. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.